Hello, good afternoon. Welcome to Florence Dalipe YouTube channel. Long time no see mga guys kasi matagal na hindi ako nagluto. Kaya eto ngayon, maghahanda ako para sa dinner namin. Alam nyo naman, holiday ngayon. Yung mga iba walang pasok, kaya magpapadinner tayo. Eto yung mga ipapaulam ko ngayon. Kaya lang yung specialties nila, bali dalawa ng pamilya ang kakain dito. So, pinagluto ko sila ng... Eto guys, eto yung beef brisket. So, yung beef brisket, dalawa na. Para sa mga amo kong matanda at para sa mag-asawa na nag-uopisina. So, ang gawin ko dito, bali, dagdagan natin siya ng ganito. Ito yung mga muscle ng partes ng baka. So, dalawang kainan na to, isang lutuan na lang para mas madali. Ngayon, naggagawa na ako ng mga ricados. So, ang ricados niya, ito, onion, isang piraso, dalawang rock sugar na malalaki, tapos, ito pala, chuho sauce. So, ito yung isasahog natin at lalagyan din natin ng ganito. So, alam nyo ba kung ano to? 5-star. Ito yung parang mabaho siya na pag tinikman mo, eh, maanghang na hindi mo alam. Ayan, let's cook. How to cook kaya? Ayan, napakadali lang guys. Kaya tingnan natin kung paano siya lulutuin. Anyway, nakahanda na siya. Pero, ang gagawin lang natin, hati-hatiin ko lang guys yung ating kane. Kasi masyado siyang malaki. So, hatiin lang natin siya ng bite size. Tapos, pag medyo maluto na siya, it takes 2 hours. Kaya luluto ko siya dito sa malaking kaserola. Yan guys, nakahanda na. Tapos, lalagyan natin ng, at the end, before 20 minutes na maluto, lalagyan natin siya ng radish. Ito yung tinatawag na Hong Lo Pak. Yan, white. So, mamaya na yan kasi last naman na ilalagay. Hatiin natin siya para madaling lutuin. Ayan. So, ganitong size lang, guys. Na-blanch ko na siya kanina. Kaya... Lagay ko lang dito yung ating ingredients. Yung ating ilalagay. May sobra pa. Lagay ko na nga ito. Kahapon pa ito para hindi sayang. Sorry na ano ako. Nakikita nyo guys. Yan. Para mas madali yung lutuin. Yan. Hatiin pa natin siya ng tatlo. Sobra sila, titikman din namin ito. Tagal na kaming hindi nag-ulam ng baka, guys. Eh. Ayan. So, hatiin natin. Ito, tatlong piraso pa. Ayan. Ang init na dito guys, ano? Sa Hong Kong. Paglabas ko kanina kasi nag-park and shop ako. Lumabas ako, sobrang init. Nakaka-ano? Ayan. Kakahilo. Ang lakas ng init ng araw. Ayan. Ang sarap kaya nito pag ano, malambot na siya. Parang curry din ang pagluluto. Ito hatiin ko lang din. Pero mas madaling maluto ito. Okay lang siya. Ito masyadong malaki. Ayan. Okay, so let's start cooking. So pagdalawahin ko. Separate yun. Separate din yan. Para maluwang dito sa ating kusina. Ubasan ko lang ito guys. Okay. Mesa.
You big boy already, Coco. You don't need to ask. Ang laki na yung alaga namin, pero baby-baby kasi nila. Hindi nila tinuturuan. Okay. So, lagyan natin ng mantika. Ayan. Kasi yung mantika, ay yung baka, nagmamantika din yan. Okay, lagay din. Ah, luya pa pala guys, nakalimutan ko. So, itong luya, hindi na natin tanggalin yung kanyang balat. So, tinanggal ko na yung You stop watching them if you want to go. 4, 5, 6. Ayan. Dahil baka, main ingredients niya is ginger. Inaano na natin yung apoy, baka matulog. Tapos, pag nangangamoy na, ilagay na natin itong sibuyas. Ayan. Dating i-ready na din natin ito nasa bottle. Nangangamoy na yung ano. Ayan, madali lang buksan. So mga ang ilagay natin dito mamaya dyan is ang wina, pwede na natin ilagay yung baka. Tapos ito. Okay. Halu-haluin. Parang igisa ba natin? Igisa. Pag nakapit na yung mantika dito sa ating tabi, diba yan? Wait lang guys. Yan, tinanggal ko yung ano, nakababay. So, pag umabsorb na yung oil dito sa ating meat, diba, maaamoy naman natin para malasa na lang. Lagyan natin siya ng konti. Ito yung soy sauce. Lagyan din natin ng powder. Saka, ilagay na natin ito, guys, yung black sugar. And then, little bit of oyster. Kasi masyadong matapang ito. Lagay na rin natin ito. Handa lang ako ng sabaw. Okay, kuha tayo ng kutsara. 1, 2, 2.5. So, try natin 2.5 at water level ang tubig. Kasi ibuboil natin to guys ng 2 hours. Okay, lakas mo ulit ang tubig pang ano, apoy. So, hindi pa siya naka water level. Pwede pa tayong magdagdag.
natin. Okay, so ganyan, water level siya ng ating sabaw. Because after 2 hours, magiging dry na din siya. Kaya pag ilagay na naman natin ito, 20 minutes before na maluto, eto na ang mag-a-absorb ng kanyang sabaw. Kaya dapat may sabaw. Saka eto guys, nagwo-watery siya. Pag niluluto natin to, nagsasabaw yung ating gulay. Kaya titingnan natin after that. Yun, itinuturo ko na sa inyo. Napakasimple lang guys, di ba? Okay, thanks for watching. Maraming salamat sa mga nagla-like dyan, yung mga bagong subscriber ko. Anyway, malapit na rin akong paki-support nyo lang ako. Tuloy-tuloy lang po pag-like and share sa mga hindi pa nakakapanood nitong video na to, sa mga kaibigan ko dyan, pa-support na lang. Okay, see you! Bye!